Pwede ba mag-birthday party sa loob ng inyong subdivision? Actually po, bawal po talaga. Eh, ba't nakalusot nung si, ano, si Police Chief Master Sergeant? Si Grace is not a homeowner of the Rosewood Village. Okay, so, sige. Yan po, sir, ang reason okay. Bakit nang gagalaiti si Grace kasi gusto niyang pumalit po sa akin bilang presidente. Okay. Okay. Humihingi po ako ng tulong na sana maimbestigahan po ninyo ang nangyaring children's party dito po sa aming subdivision noong March 2021. Ang pinagtatakahan ko lang po ay paano napayagan ng presidente ng Rosewood Subdivision ng ganyang klaseng mass gathering. Samantalang matagal na naglabas ng protocol ang IATF. May mga nakabantay na OJT police sa labas. Di ba may protocol, Hombako, or bawal magpa-party? Homeowners ako rito, kuya. Ah, dito po? Oo, homeowners ako. Alam ko ang protocol. Alam nyo dapat ang protocol, bawal magparty-party. Siya po sumita sa akin na naturang 7th birthday. May mga government official din po ang mga dumalo sa birthday. Sana po ay ma-actionan ninyo po kami mga homeowners. Well, maganda yung pinadala mo sa amin na video, ano? At inarareklamo isang Police Master Sergeant, si Florence Villanueva, Police Chief Master Sergeant, na naninirahan dyan sa inyong subdivision sa tinitirhan mo rin. Ikaw ba isang homeowner din? Opo, sir. Okay, anong subdivision kayo dyan? Dito po ako nakatira sa Kimberton. Bakit hindi mo pinarating sa Homeowners Association na yung pagbe-birthday dyan? Ano po, kasi si, pag pinaalam ko po yan, alam ko po maaalarma po yan si Flores Villanueva po. Okay, kaya lumapit ka sa kagawad, tama? Hindi po, yung, bali po yung kagawad po, dumating po dun sa party po, pero nauna po ako sa kagawad. Tapos nung nakita niya po ako nagbibideo, bumaba po ako dun sa may bakod, kasi umakyat po ako sa bakod. Ang sabi po niya sa akin, isumbong mo. Parang sinabi niya, isumbong mo na lang. Wala namang masama sa sinabi niya, isumbong mo na lang. Parang pakiramdam nitong si Kagawad, wala siyang magawa, kaya inuutusan ka, isumbong mo na. Pwede mo isumbong sa Tulfo Brothers, tama? Opo. Pwede ba mag-birthday party sa loob ng inyong subdivision? Tulad yan, sa may swimming pool pa, nandoon? Actually po, bawal po talaga. Na kahit sa loob ng subdivision, bawal? Opo, kasi po, di ba po, pandemic, tsaka okay. May protocol talaga. Eh, ba't nakalusot nung si, ano, si Police Chief Master Sergeant? Yun nga po, pinagtatakaan ko po, sir. Pero sa pagkakalam ko po kasi, yung presidente ko dun sa kabila, eh, close friend po niya. Tsaka hawak niya po yung, siguro, halos kalahati po ng Bacoor, hawak niya yung mga barangay, okay. Mga So, hawak niya. Tatanong ko lang sa'yo, ikaw ba'y may galit dito kay Police Chief Master Sergeant Florence Villanueva? Kayo ba'y may alitan, personal? Ako po'y wala po kung galit sa kanya. Pero siya po, meron po siyang galit sa akin matagal na. Pero hindi ko po alam kung ano. Para pong VIP yung nangyari, VIP party. Bawat kato po ng subdivision namin, may mga nakabantay po na police. Naka-civilian po, pero doon po sa pagpasok po na entrance, papunta po sa pool, meron po doon parang table. Tapos dikit-dikit po doon yung OJT. Dalawa pong tomboy, tapos isang police na OJT. Tapos sa dalaw, doon po sa labas, meron din po. Paps, yung iba po hindi nakamask. Tapos pinalalabas po nila na nakakuha daw po sila ng permit na para po sa party. Bineverify ko rin po yan sa City Hall ngayon lang po umaga. Ano sinabi? Na wala daw po magbibigay ng walang permit na nabigay, tama? Opo, opo. Ma'am, ay nagpaabot ho ng sumbong isang homeowners na kilala raw ho kayo doon sa lugar na parang nagkaroon ng birthday party sa inyong 7-year-old na anak na may video. Ay ginamit daw ho ata ninyo yung mga police trainee na mag-secure sa lugar. Totoo ba ho pa ito? Nangyari ho ba ito, ma'am? Sir, may nangyari pong birthday party since ang aking anak is seven. Turning 7 years old, yes, noong ma'am. 19. Mm. Okay, yes, March 19. Yes, ma'am. Then, nag-request yung bata. Prior to that date, nag-request na, Mama, since 1 year na tayong hindi nakakalabas, baka pwede naman i-celebrate yung 7th birthday ko. Sabi ko, sige na, pag-anuhan natin. Okay. Isipan natin kung ano. Mm-hmm. So, sir, na ano ako, sa kabilang subdivision wherein hindi, nag-rent po ako ng space. Isang exclusive subdivision. Okay.
We're in a pool siya, sir, outdoor. Okay. Okay. Then, ang capacity niya is 100 to 150. Mm-hmm. Ma'am, tatanong ko lang sa inyo, ma, allowed ba ngayon mag-celebrate ng birthday, whether private or company or pagtitipon-tipon ho, na parang pagkaalam ko, correct me if I'm wrong, eh, bawal ho siguro ata itong celebration ng mga birthday, bata man o matanda, especially pag nasa mga ganitong situations. Tanong ko lang, what do you think? Tama ho ba, ma'am, o mali? Sir, sa GCQ po, covered po siya ng March 22 to April 4 is bawal po talaga. Sa March 22 to 24, bawal? Yes. Mm-hmm. March 22 to April 4 po. April yung, po. Mm-hmm. Yung GCQ po natin. Kailan ho nangyari yung birthday, ma'am? March? 20 po. March 20 po, sir. So, pumayag din ho ba yung subdivision ho, ma'am, na to say na we don't normally allow birthday parties, a gathering of people, di ma? Kasi parang dinidiscourage ho yan, malalagay sa alanganin. Inallowed naman po nila, sir. Okay, inallowed nila. Okay. Inallowed naman po nila since ang ano naman po is sabi ko, we will maintain the health protocols. Outside, okay, sir, during the entrance of the guest, kung may bisita, okay, nandun na yung ano scanner for health temperature. Okay. Meron po akong naka-ready na form for contact tracing form, okay, for the guest name with their temperature and, okay, contact number, mm-hmm, and address. Okay. Meron din po akong alcohol, mm-hmm, outside at the table po at the entrance. Then meron din pong mask kung may darating in case na walang mask. Inside, sir, meron din akong hired na MC to maintain the announcement or reminders to maintain social distancing. Mm-hmm. That's the time na hindi pa ho nag-surge yung sinasabing COVID surge na parang yung A20, ma'am. Yung bang ibig mong sabihin, ma'am? Opo. Nag-effect naman po yung GCQ is 22, sir, nung Monday po. 22, then, mm-hmm. Opo. Wala ho kayong nakikitang mali rito. I mean, I'm only asking you kasi ito yung birthday ng iyong anak. It's more of a family thing na pinagbigyan mo anak mo bilang a mother. I can understand where you're coming from kasi lalong-lalo na anak mo humihingi. Ano? Opo, opo. Okay. Mother ka rin. Mm-hmm. Opo, I'm a single mother po. Mm-hmm. So that's why bilang government employee din, mm-hmm, lagi akong nasa labas, frontliner, then okay, nabigyan ko yung aking anak dahil okay, medyo mahaba na kasi yung oras na okay, ay, 1 year na hindi sa labas. So nagtatampo yung bata. Yung March 18 daw, nagpalabas daw ho ng announcement si Mayor Lani Mercado sa bawal na ang mass gathering. Yes, sir. Actually, sir, hindi ko po yan, hindi po nakarating sa akin. Alright. Busy din po ako na piniprepare po. Binayaran ko na po yung mga bills na kailangan kong, alright, yung mga food. Then, na-busy po ako, sir. Then, okay, hindi sige ko siya, kung meron mang information na si Mayor about that, nanghihingi ako ng apology. Okay, hindi sige po siya, hindi po siya nakarating sa akin. Kilala niyo ba si Grace, sir, Alonso o mayroon kayong, sir, alitan? Yes, sir. Meron po talagang alitan, sir. Actually, sir, ganito po. Homeowner po siya ng Kimbertonville, wherein okay, I am the president, mm-hmm, for 4 years. Okay. More than 4 years. Okay. Sir, number two. Okay. Ang venue is ginanap ko sa in the other subdivision, wherein she is not a resident. Okay. Yeah. Pero, sir, tumawid po siya doon to cover video. Para videohan. Mm-hmm. Yes, sir, di ba? Mm-hmm. In fact, he's not invited. Bakit umaga pa lang, nag-monitor na siya sa mga movement ko? Ano bang naging issue sa inyong dalawa? Yung issue po namin na sinasabi niya alita, matagal na po, yun yung sa asawa ko po na hipag po na foreigner, kasi po asawa ko foreigner, pinakialaman po niya, umabot po sa yung nagsinungaling sila sa akin na hindi daw po nila dinala sa Myanmar Embassy, pero which is nandun naman po sa CCTV ng embassy na sila po ang nagdala. Tapos nung nagbating, nasa Myanmar po ako, hinahabol pa rin po niya ako, humihingi siya ng 5,000 dahil magpapaparty daw po siya. Hindi po ako nag-cross kasi talaga po may bahay po kami, minsan po natutulog po ako doon. Okay, so may bahay din kayo doon sa exclusive subdivision na yon? Opo, opo, sir. Tapos hindi po siya, kung nagpaalam po sila, gusto ko lang po malaman saan daw po, kasi tinanong po nga po kanina sa City Hall kung saan po sila kumuha ng permit. So, okay. Sa City Hall, wala po nagbibigay ng permit. So, ini-investigate mo lahat to na para malaman
lahat na aksyon ni Sergeant Florence Villanueva na inimbestigahan mo pati City Hall kung saan sila kumuha ng permit, kasi sabi mo, ikaw rin nagbigay ng impormasyon, March 18, bawal ng mass gathering at hindi inalaw ni Mayor Lani Mercado ang pag mga birthday. Parang ganun, tama? Opo, pero lahat po na yan, pati po yung pagpipicture niya rin po sa akin nung gabi na sabi niya, ito, ganyan. Tsaka, sa totoo lang po, hindi na po yata yung police. Florence, police pa ba kayo? Yes, sir. I'm active. Active. In active duty status as of now, sir. May hawak po akong police trainee na 15. Ma'am, ito rin ang sinasabi ni Grace na yung mga police training mo raw, ginamit mo raw pag secure doon sa subdivision na parang VIP ang dating. Is that, yun bang gusto mo sabihin ni Grace na kanina, parang ginamit niya? Actually, sir, not a VIP, but nandun lang sila to maintain the peace and order. Siyempre, police mo tayo. Kailangan natin na ma-maintain ang peace and order outside. Yun, sir, yung protocols natin na ginagawa. Okay. Sir, actually, according to the president of the Rosewood, where the venue was held, Marites Salvador, the president, si Grace is not a homeowner of the Rosewood Village. Yung bahay ko sa Rosewood, isa daddy ko po, tapos pinamana po sa amin yon. Okay. Daddy mo, buhay pa? Opo. Pero kanino nakapangalan yun sa Rosewood? Sa tatay ko po. O, di sa makatawid, sa tatay mo. Pero may sarili kang bahay, sarili mo, sa Timbertown, tama? Opo. Linawin lang natin. Ako, nililinaw ko lang, kasi parang may mga issue rito na parang issue kayo, naghahalungkatan kayo. Hindi ka residente ng exclusive subdivision ng Rosewood, residente ka ng Timbertown, kung saan si presidente rito ng Timbertown, si Florence. Florence, ikaw yung ano? Tama, yes, Sargento? Opo, sir. Okay, yes, sir. President. For 4 years and more than 4 years, sir. Okay, up to now, you're still the president, tama? Yes, sir, because for a holdover capacity, all right. Then si Gray, sir, is applying. Ah, okay. Board of Directors for okay. This year. Matagal na po ako, sir, gustong bumaba sa position ko bilang homeowners president. Mm-hmm. Last 2019 pa, nagpapapalit na po ako kasi it's masyadong mabigat po sa okay. Trabaho ko bilang police officer. Then okay. After here, lahat ng gulo dito sa community, ako ang mag-aayos, sa okay. Grievance, lahat po. Sa akin din babagsak, wala na akong time para sa mga anak ko. Totally, nai-stress na po ako. Alright. So nagpa-election ako by that time, wala pong tumakbo, nakiusap po yung election committee to continue. Okay. So wala po kaming nagawa. With my BODs, ito po kami, mm-hmm. Tinuloy po namin. Okay, so sige. Yan po, sir, ang reason okay. Bakit nang gagalaiti si Grace, kasi gusto niyang pumalit po sa akin bilang presidente. Okay. Ikaw ba'y kampante roon sa sinasabi ni Grace na parang ginamit mo itong mga trainee na magbantay doon sa bagay na hindi kasama sa trabaho na dahil birthday ng anak mo yon? Anong sa palagi yung tananaw? Not, sir. Mm-hmm. Of course not. Don't you think may conflict of interest dito? Yes, sir. Ito naman ay open ako sa mga police trainee ko. At wala naman po silang that day. Wala po silang activities that day. Hindi mo sila pinilit? Yes, sir. Hindi po. Was it voluntary? Yes, sir. Nag-volunteer po sila. Ma'am, tutulong kami. Alright. Maaga pa sila, sir. Nag-volunteer, pumunta po dito sa bahay. Mm-hmm. Ma'am, anong iutos mo sa amin? Sabi okay. ko, sige lang, pag kailangan ko na kayo, tatawagan ko na lang okay. kayo, mag-post na lang ako sa GC. Okay, so, sir, yung mga, actually, yung mga okay. PTs po na nandito, is hindi. Inaano ko sila ng mga anak ko. Okay, I'm sige. Taking care of them as my, sabi ko nga, nadagdagan ako ng 15 anak. Sabi okay, ko ganun. Sige. Whatever is your intention, no matter how good or noble your intention, na ikay pagiging mother, ginagabayan mo sila, you give them knowledge or a little wisdom as a mother and at the same time police, okay yon. Hindi mo pa rin madi-divorce na may conflict of interest dito, ma'am, kasi sila, mga training, you will be indebted to them sa kanilang pagiging subservient. Kung mananaw ho itong ng mga opisyales, ako'y nagsasabi lamang sa'yo, and I would like to remind you na baka you're venturing into something na kinuha mo yung servisyo nila, although voluntary, but that could be perceived as conflict of interest. I warned you for that. There's a little conflict also kasi nagpalabas na si Mayor, 18 pa lang, birthday ng anak mo, so nagkaroon ka ng conflict doon na
kung nag-issue na ang mayor, it means it has to be followed. Mayor na ho yan. So, who am I to tell you this para pangaralan ka? I will be kind to you and I'll be kind also dito kay Grace na parang may bahid dito na issue rito sa inyong dalawa. Yes, kung ito'y siguro, ma'am, ako'y magsasabi sa'yo, unahan mo na lang kami, ma'am, na to go to your superior na nakaabot sa amin without me interfering, explain to them na hindi na ako papasok, ma'am. Can you do that? Yes, sir. Para hindi na lang, I will be nice sir? To you. I will be nice to you para nanay ka, single mom ka, frontliner ka. Sir, can I speak another? Sige, ma'am. Okay, go ahead. Yes, sir. During the pagkuha ng video ni Grace, gumamit po siya ng mga minors. 13, 14, 15 years old. Pareho may point kayo, no? Pero kaya lang ikaw, you're in the government. Siya naman, privado. And that's another counter charge, you know? Anong gusto mong iparating ngayon kay Sargento? Sir, ang gusto ko lang po, tigilan niya na po ko tsaka yung pamilya ko. Yung sinasabi, linawin ko lang po, sir. Yung sinasabi niya po na ginamit ko po yung mga bata para kumuha ng video. No po, sir, mali po yun. Yung mga anak ko po, nagpunta po sa mga klase nila, nag-module. Yun po yung totoo doon. Kahit itanong po natin. Tapos, sinasabi po nila na nag-wiretap daw po ako. Sabi po yan, na pwede daw kason sa wiretap. Paano po magiging wiretap yun? Huwag mo lang i-issue rito yung personal na kung anong alita ninyo kasi natatabunan yung sumbong mo eh. Tuloy nagiging personal na usapan na issue ninyo. Hindi ako interesado sa personal na issue ninyo. Issue, iiwan ko na yan na kayo lamang ang tanging pwedeng mag-ayos niyan na hindi ko kaya yan. Kasi away babae na yan eh. Pero sa issue rito sa Sargento Florence, hindi kaligtas dito. Unahan mo na lang ako na hindi na ako pupunta. Ikaw na mismo magpaliwanag, bigyan mo lang kami ng sisikapi ng iyong explanation, eh titigil na ako. Hindi na dapat ako nag-iimbestiga. Alam ko naman, frontliner ka, policewoman ka, mataas din. Pag medyo mga police kasi, maraming matitino. Isa ka roon. Alright? Thank you, sir. Isa ka roon, kaya lang may mali ka rin ginawa. Ikaw naman, Grace, eh may mali ka rin eh. Okay? May mga personal bagay na babae, ayoko makisawsaw dyan. So, okay na bang nagawa ko sa iyo, Grace? Huwag natin pag-usapan yung personal ninyo, okay? Isa lang aking sinasabi rito. Pwede mo bang leave Sergeant Florence Villanueva alone? Personal nyo to eh. Can you do that? Para huwag nang hahabang issue. Yes or no? Opo, sir. Okay, no more ifs. Yes. You will say that na para matigil to. Sergeant Florence, can you just leave Grace Alonso alone also? Sir, actually, I don't care, sir. Wala akong pakialam sa inyo. Alright, okay. That's good. Ibig sabihin, you will not. Wala siyang pakialam sa inyo. Good. Kung wala kang pakialam sa kanya, okay na. Siguro, kasi taong gobyerno kayo, Florence, you have a lot of explanation to do sa superior mo, sa mayor ninyo. I'll leave it all up to you. At na-present ko na. I don't have to come right in kasi medyo may bahid ng kunting personal itong sumbong yes, sir, ni Grace. Mas maganda sigurong you take your business and then just send me a photocopy of your explanation. At least man lang, nagawa ko na ng paraan na hindi na ako manghihimasok dito sa parting to. Yes, sir. Do the right thing at may kunting problema lang. At tingin ko, ano, who am I to say? Hindi ako tao ng gobyerno, but then if you listen to me, may kunting problema ka lang dito. But then again, you can always do the explanation. May tamang proseso dyan na hindi yes, ko napakikialaman. Yes, sir. Opo, okay? Sir. Sarge, Sargento, naging yes, balanse ako, okay? Yes, sir. Salamat po na po, right. Sir. I salute you, sir. Okay, sige. Thank you. Idol. All right, sige. Okay, sa iyo naman, Grace, naging balanse ako rito, Grace. Okay? Opo. You cannot accuse me rito na nagpapabor sa inyo. I tried to maintain my balance dito sa parting to. Are you happy with what I did? Yes po, sir. All right. Thank you so much. Sa iyo, Sargento, maraming salamat din, ha? Higit sa sumbungan, embestigahan. Mga reklamong idinudulog ko sa amin. Lahat hong yan. Dito ho yung makikita ang pagkakaiba ho ng pambansang sumbungan. Hindi sa nais naming maiba, talagang naiiba. Pambansang sumbungan, bitag!